So what's up mga kuma, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan, guys. Okay, katatapos lang natin dun sa huling battle na review natin sa round 1, which is yung Elvis versus Flipsidatuan and Supreme. So uploaded na yun kagabi, so pwede nyo i-check, same day lang to or same night lang to. Kung babalikan natin yung review ko doon is naging one-sided talaga yung battle na yon. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo. Kung di nyo naman trip, okay lang, wala naman problema, di naman sa pilitan. Pero makikita nyo doon na naging one-sided yung battle at nakuha talaga ng Team Iron yon. So after nun, sabi ko nga sa end ng video na yon is after ko doon, i-review na natin agad, papasukin natin agad yung round 2 ng tournament, which is ito na. Apoc Dicta versus One Lazy Harlem. Actually, inaabangan ko yung battle na to kasi napanood or na-review natin yung Apoc Dicta tsaka Rapido Rebelde, di ba? So, naging maganda yung palitan nila, yung mga transitions ng team Apoc and Dicta. Naging maganda yon. Sa kabila naman, naging maganda rin yung laban na pinakita nila One Lazy at Harlem against Nico at Kamandag. So para sa akin, I'm looking forward na sa battle na to, Apoc Dicta versus One Lazy. Nag-iisip ako kung anong ipapakitang laban, kung dikit ba yung magiging laban, malinis ba yung magiging performance nila. So ang dami ko ng thoughts na naiisip, so I'm looking forward na talaga sa battle na to actually. So actually hindi lang sa battle na to, sa lahat ng nag-advance kila Aklas Sayad, Papeo Melcris, Abra Looney, Crazy Mix Basilio, Team SS tsaka Team Iron. So yung apat na battle na tawag dito na sa round 2, ano na ako, I'm excited talaga na ma-review yun. Kaya huwag na natin umpisahan to. Umpisahan na natin to. So let's go. Dos per dos, zoning, pangalawang battle. Muna tatlong minuto, Apoc at Dicta. Let's go. Tapos na ang panahon ng schizophrenia. Ano naman yung Apoc at Dicta? Kasi bawal dito, mahina. Kaya bumalik na kayo sa likod ng pila. Kasi sa dalawang taon ng pagtakbo ng liga, wala kayong ginawa kundi magpabida. Kayo'y nagmistulang Mariah Carey at Miley Cyrus. Bakit? Kayo'y dalawang MC na diva. Mga kanta nyo, lakas mga bakla. Typical na salpakutan love song ang recipe. Kaya nga mas nirelev ni Shay ang Flip Music kesa sa Flea. Kasi mga kanta mo. Ay po. May ano? Okay, tignan natin. Pero mamaya na tayo mag-comment. Pero ang ganda. Ito na ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung Apoc and Dicta dun sa laban nila ni Rapido at Batang Rebelde. Ang ganda nung pinakita nilang performance transitions. So, yun yung talaga ina-expect ko dito. Yung magandang chemistry nila, yung teamwork nila. Kita nyo naman, umpisa pala, ang ganda na ng salita nila, diba? So, nagulat lang ako, may konting dapa si Apoc dito. Pero tingnan natin kung makakabawi sila, kakaumpisa pa lang naman. Jay ang Flip Music kesa sa Flea! Kasi makanta mo! Kasi makanta nyo, ilaw ang tema. Basic and lyrical ability. At baksakan nyo ay parang postal service sa Pinas. Kasi weak ang delivery. Yung sa atin ng gabi at saka pinang umaga, isang concept, mga walang creativity. Kaya naman kayo yung pinagbukang guest ni Smaglas sa kanta niyong PSD. Kaya real to, sa eksenan to, nobody wants you around. Kasi para lang kayong fertilizer, shift lang kayo sa underground. Lakas. Kaya nga dependent kayo sa multis, di ba? Para pang compensate sa support yung liriko, saksak na sa kukote nyo. Ang multis pang sugarcoat ng nabersikulo. Kaya na sinabi mo, VST, PS3, NEXT, ULOL! Puro ka ng fillers, kaya ako gigil! Tignan natin kung kaya nila makahabol kasi may curve na yung performance nila. Nadapaan na sila doon.
So, tignan natin. Respeto pa rin sa APOC at DICTA. Maganda yung ginagawa nilang ano, performance. Tignan natin kung makakabawi sila ng todo. Kailangan nila ng todong performance dito para mabawi yun. So, let's go. Tapusin na natin to. Microsoft program, puro patterns ka nga pero blanco kaya hindi ka na mag-excel. At ang dami pillars kaya ako gigil. Kaya para ka lang Microsoft program, puro patterns ka nga pero blanco kaya hindi ka na mag-excel. Okay, Microsoft Excel. At ang dami nung nauto, di perya ng hip-hop mga gago. Ba't di na lang kayo maging operator ng Ferris wheel? Kasi ang galing yung magpaikot ng tao. Kasi ang multisyllabic rhyme ay di equal sa lyricism. Kaya pare, excuse me, tandaan nyo, sa battle man o kanta, dapat content over multi. At feeling magaling mag-work na itong gagawin to. That's the reason I don't like this bitch. Kasi wala ka pang napapatunayan pero ang taas na ng lipad mo. Flying fish! Isda na naman. So, ang gulo na isda kasi na naman. Para maranasan mo kung paano maging down to earth. Kasi sabi mo kay Apex, in my sea, you ain't sick. Ulul! Yun na yung wordplay na kaya mong idura. Eh literal na nasisik ako nung narinig ko yun. Kasi wordplay mo nakakasuka. Ngayon papakitaan kita na si reference sa dudurog sa lahat ng bones mo. Ako si Moises, ikaw ang Red Sea. Ako ang tatapos sa flow mo. At sabi mo naman kay Nico, wala ka naman makain, Westside ka pa rin. Wow! Ikaw ang nalilegal! Pero teka, di ba ninako mo lang yung linya na yung kay Lulis sa katanyang critical? Gusto nyo problema na gay-gay sa kay Luni? Ayan! Wala na siyang lusot! Nung narinig ko yun, inatake ko na sakit ng ulo. Kaya dapat tawag sa event, migraine assault! Kasi okay. Ang heavenly host, kaya magpaula ng orihinal na para. Kahit ilan! Parang album ni Nas, ang aming pagiging ill. Matik na yan! At sa mga katulad mong biter sa eksenang to, walang kalalagyan! Alam kong ang kapela ang format na flip top, pero mas maganda ang ligan to. Kung minus one! Okay. Paano ko ba umpisan? Umpisan natin sa stutter ni APOC. Sayang, nakuha ko na yung napanood ko na yung ano eh. Tawag dito. Napanood ko na yung chemistry na hinahanap ko actually. Yung chemistry na ginawa nila sa against Rapido at Batang Rebel. Napanood ko dito. Kaso nga lang, after ng ilang lines, nadapa si APOC at nag-react yung crowd doon, which is alam nila na nakalimot ng konti si APOC doon, or di ko alam kung ano ba talaga, kung nakalimot ba talaga or ano lang. Nag-shift bigla yung momentum sa, alam mo yun, ang ganda ng momentum eh, pataas na, tapos bigla nag-shift sa naging plane. Sayang, kung nadala siguro nila yung pataas na momentum, maganda sana yung naging end. Malakas naman kasi yung mga binabanat nila. Hindi ano yun, hindi ordinaryo mga bara yun, no? May mga punto sila na hinahatid or may mga punto sila na gusto nilang sabihin. Naitawid naman nila ng maayos yun. Yung flying fish na punchline ni APOC, no? Isda na naman. So, baka i-rebat yun ni Harlem. Pero yun, so far yung retens maganda. Malinis din yung naging performance ni Dicta. Actually siya nga yung sumalo nung medyo nawala si APOC sa round na to, pero sabi ko nga kung naging malinis yung performance ni APOC, malakas tong round na to. Kaso nga lang dahil nga tag team to, kailangan mo, sabi nga ni Balakid kanina sa judging niya dun sa napanood nating review kaila Flipsy Datuan at Elvis at Frus, sabi niya dapat as one kayo na bumatil. So nangyari, nadapa si APOC, dinala ni Dicta, at unti-unti naman sila nakabawi, pero yun nga, hindi na natin kayang i-perfect to. Tapos yung mga punchlines okay naman, pero yun, tignan natin kung ano yung bawi ng One Lazy or ng Schizo free niya. Mamaya na natin i-judge, no?
go. Boss, balita! Ikaw ba si Batas? Kagiton, hindi ka yan. Ah, kaya pala yung bulbul mo nasa itaas? Tiktang ina ang titi ka, ibibigting na kagamitin ko sintas. Tiktang ina ang titi ka, ipapatila ako sa'yo balang nang may bulutong at tigdas. Tiktang ina ka, kaya ka ba naglagay na titi sa pangalan mo kasi yung titi mo ayaw na tumigos? Pag nagkaubos ang panangalan sa Pilipinas, may tumutubo dyan bigas. Alam mo, titirahin namin yung kilay mo, bakit di mo binatastas? Kung si Batas mahilig magluto ng laban, pwes ikaw ang kanyang junior master chef. Sarap-sarap na pagkaluto mo sa huli nating laban, papatayin ko ngayon kung si Nero ala Johnny Depp. Mahilig ka magluto, di ba? Bibigyan kita ng specialty na recipe para hindi mo makalimutan, lagyan mo ng double underline. Lululuming ko sa kamagatang ko ang dalawang payag na to, soup number 5! Mm. Ayos, ang ganda yun. Saan pumunta? Tapong basura? Ay gago, dito pala yun. Kagi, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Punch, ano pala yun? Bara pala yun sa flip top, yung saan punta, tapong basura. Wow. Wow, kasi naririnig ko na lang yun sa mga ano, sa mga, ano yun, yung pag tinatanong ka. Kasi ngayon, pag tinanong ka saan kapunta, to the moon, no? To the moon na yung tinatanong ngayon. Pero, ay sinasabi ngayon or sinasagot doon. Pero dati, pag sinasabi saan kapunta, tapon basura. So, sa flip top pala galing yun. So, di ba? So, ngayon ko lang nalaman na sa punchline pala yun or linya pala yun or bara pala yun sa, ano, sa battle. Okay. Okay, okay. Ang ginagamit ko yun, pero alam mo, yung ginagamit ko yun kapag ng ano pambara. Saan po ta? Tapon basura. Pero di ko alam na sa flip to pala galing yun. So, yun. May natutunan tayo. Okay, galing, galing. S Architect! Saan mo punta? Tapon basura? S Architect, ikaw? Oh. Ako pinatibuan niya mag-rap! Pero nursing ang course? Kaya ako pinaka-hardcore sa Pacifist pala ka! Dinisect niya ay horse? Bitin ang gamot mong pangsipo. Ay, gagawin, natutuwa ako. Natutuwa ako dahil may nalaman ako na yun nga, yung linya pala na yun is galing pala sa isang flip-top battle. Galing. Galing, galing. Kasi kumalat yun eh. Tumatak yun eh. Tumatak yung linya na yun. So, props kay One Lazy na nakagawa ng ganong linya na tumatak yon at hanggang ngayon may gumagamit pa rin ng ganon. So 2012 pa tong battle na to at 2023 na may gumagamit pa ng linya na yon. So saka punta, tapon basura. Although may another pambara pa doon na saka punta, to the moon, pero mas classic yung saka punta, tapon basura. Classic. Ako pinati mo niya mag-rap. So di ko alam kung yung battle na sinasabi ni One Lazy is ano, di ko pa kasi napapanood yun eh. Pero ang sabi kasi, nag-choke daw si Apok doon sa after niya ispit yung linya na to na ako yung pinaka-demonyo mag-rap. Tapos nag-choke, di ko lang alam kung sino yung kalaban niya doon. Huwag mong gawin Dylan Rice ng mga panahon na yun, isa kang baguhan. Ano yun, iha gaguhan? Every round, kaya mong spit na linya, tatlo lang. Kaya tributa mo na lahat, huwag lang yung verb, yung down and south. Ganado-ganado bago bumat at feeling mo best rapper, pound for pound, kaso pagdating sa gitna, pati ina niya, uwi na lang yan ang masasakit na salita sa ulo wheel. Ano kang klaseng anak, pre? Binasag ng harap-harapan ng ilaw ng tahanan mo, ginawang basaan o pang-ape. Ang inabot ang kapalit, pagkatapos kang mahalin, pagluto mo ng masarap, hindi mo nakuha ang igante. Kaya tong laban na to,
Pizza versus Campo, okay sana po ang title. Para niya matwantaman, schizophrenia versus apokatita, Alzheimer's. Ah, okay. Kasi sobrang makakalimutin. Alzheimer's, guys, sakit yon sa ano. Sakit yun na nakakalimot or parang amnesia ganun. So, yun. Kala ng nanay mo si Tus... Kasi sobrang makakalimutin mo, kala ng nanay mo si Tusin Bukan ng Sinila kasi high school mo na nakabisado yung lupang hinira. Sobrang makakalimutin mo nung bata ka, hirap ka matulog kasi lagi mo nakakalimutan kung ilan yung tupang binibilang. Yung matanda ko sa mga nag-aaral ng kinder. At sa sobrang makakalimutin mo, lahat ng password mo mula Friendster, MySpace, at Twitter, nakasulat sa tickler na may tupak na sticker puro ng Parkler. Teka. Tangina mo, tickler mo, may tupak na sticker? Kaya kung tingin mo magaling ka na sa battle, tol, gago! Kung magaling, gusto mong gumaling, advice ko, eto lang, tol. Dapat ang isip mo sing talas ng pana ni Legolas, tol. Sabili mong battle bars, di mo makabisado, di mo ma-memorize, tol. Kaya reseta ni Kuya Kim ay Memo Plus Go! Uy, lakas ni Harlem dito, ha? Prime Harlem. Ang lakas ni Harlem dito, guys. Real talk, nagugustuhan ko kung paano siya mag-spit, paano siya mag-deliver ng lines. Sunod-sunod, no? So, nagugustuhan ko yung Harlem dito, guys. Malakas, maganda, magaling. Magaling yung Harlem dito. Alam mo paano matuwa sa'yo yung ina mo? Ipasa mo na lang yung exam mo na board. Eh, kaso, gago! Kinalimutan pa tipayo ni Doc. Huwag mong gawing excuse yung pagiging ulyanin mo, apo. Ang tigas ng ulo mo, sinabi ng bawal ang beans, bawal ang pork, dahil hirap ka na magkabisat ang inaka-term ng memory mo short. Time. Galing. Kanila tong round 1. Malinaw. Sa performance pa lang, kitang-kita na dinomina nila One Lazy at Harlem yung performance. Sa mga bara, sa mga punchlines, sa mga haymakers, ang ganda. Yung payo ni Kuya Kim, Memory Plus Gold. So, ang ganda nung ano na yun. Sa mga di nakaintindi, meron kasing commercial si Kuya Kim dati na Memory Plus Gold. So, di ko alam kung hanggang ngayon may ganong commercial pa. Basta, ang dami. Yung sa sobrang makakalimutan mo, high school mo pa na kabisado yung lupang hinirang. So, ang dami. Ang daming naging ano dito, naging punchline nila One Lazy at Harlem. At yung punchline na yun, naging jokes eh. Astig, ang ganda. Entertainment, tira mo naman yung crowd, sobrang nabuhay, sobrang ganda ng palitan ng transitions ng dalawa, One Lazy at Harlem. Ang ganda ng pasok, labas, pasok, labas. Ang ganda. Ang ganda. Wala akong masasabi dun. Sa transition, sa performance, sa chemistry, ganda. Ganda nung pinakita nilang laban sa round 1. So, bigyan ko to ng 10-8 na score in favor of One Lazy at Harlem. So, nahata kasi ng performance na Ipok yung performance as 2 eh, o as team. Kaya, ilalagay ko sana to ng 8 puntos eh. Kung na-maintain nila yung power nila sa umpisa. Sabi ko, ang ganda nga nung teamwork nila. Pero, nawala si Ipok at sinalo siya ni Dicta. After nun, hindi na nabalik. Tapos medyo yung mga punchline medyo hindi na rin tumama. So bigyan ko to ng 8 puntos para kala Epoch at Dicta, pero kala One Lazy bibigyan ko ng perfect. Para sa akin naging balance yung battle. I mean yung round 1 na pinakita nila One Lazy at Harlem. Andun yung jokes, andun yung mga bara, at andun yung mga alam mo yon, yung performance, yung transitions. Astig yun. So yun, round 2. Shoutout sa mga nasa likod, especially kila Mark Anthony Cruz, sa andun din si Samber Sosa, tsaka si RS. So shoutout kila RS Francisco, Samber Sosa at Mark Anthony Cruz. Ito, nasa dulo. Ay, nasa likod. So, ba't ko sila kilala? So, secret. Four!
Jade! Sweet ka pala sa personal, pre. I mean, ginawan mo pa siya ng kanta. Pero hanap niya yung tunay na lalaki kayo nung pala disqualified ka na. Ginamit mo pa yung kultura, mahal ko. Makahalik pala na chick. Pero basag ka, di ba? Kaya sa pagkain na lang ng Kenny, ikaw makakatik yung mga lips. Okay. As basag ka na nga, protect sa tao ka pa rin. Dapat ginawa lang ng bukin ng Panginoon. Tatapesan kita ng bayad, tapos papakain ko sa'yo. Kasi wala kang kalapatan magkaroon nun. Lumabas yung pagkaimo mo. Di mo gusto mo lang ng pag-ibig. Ayaw mo ng kantor. Kaya para ka ng pakwan. Ang tigas sa panglabas, pero sa loob, ang lambot. Tapos pinapalabas mo na nilalandi ka na shota ni Apex, ang kampal ng iyong mukha. May kasabihan tayo na walang tutumain kung walang magpapatuka. Pati sariling kaibigan, tinatalo mo, anong klaseng tao ka? Habang tumatagal, tumatan... Okay. May iko-comment na ako, pero mamaya na. Tapusin natin. Tapusin lang natin yung ads. Maganda na eh. Maganda na yung momentum ng ano nila, Dikta eh. Mamaya na tayo mag-comment. Kaya para ka lang si Snake, isda ka na nga, ahas ka pa! Okay. At alam ba yung misis mo? Pagdasal mo na lang na sana huwag siya magtampo. Pagdarasal mo naman na sana patay ka na lang ng asawa mo. Pati si Kamanggag, tinuturo niyo maging boyfriend, ulul. Puro lang kayo salita. Eh ikaw nga para ka lang boxingero southpaw. Kasi magaling ka lang mga liwa. At sininda... Boxingero southpaw. Magaling mga liwa. So, speaking of boxing, so panalo pala ako guys kanina sa Davis at Garcia. So, tumaya kasi kami ng round 7 to 9 na panalo si Garcia, Davis, no. So, panalo tayo doon. Tapos ayun, yung reference ni Dikta, ano 'yun, isang stance 'yun sa boxing, yung southpaw. Pag southpaw ka, ang power shot mo or power punch mo is kaliwa. Ang pang-jab mo, kanan. Kapag orthodox ka, baliktad naman. Ang pang-jab mo, kaliwa. Ang power punch mo is kanan. So, yun. Sa paa, kapag southpaw ka, ang naka-front na paa mo is kanan. Kapag orthodox ka naman, ang naka-front na paa mo is kaliwa. So, yun lang. Okay? Gets ba? Naging ano na, no? Mahilig din kasi ako sa boxing. Kaya, ayun, may narinig lang akong reference na boxing stance. Kaya, ayun, in-explain ko na rin sa inyo. Ayun, malinaw. At sininda ka lang ng disikla nung ahon to. Kaya alam ko yung tabang mo. Fake! Pinalibutan ka ng DC, parang namimili ka ng sapatos na pang skate. Nakatayo ka nun sa stage. Naghihintay ka nun ng rest back at rescue. Anong ginawa niya? Ayun, nagpa-escort kay Yaming mapalabas ng venue. Kaya di talaga likas yung tabang mo, Juan. Hindi convincing ang yun, dinudura. Ang likas na namakas sa'yo, Juan, ay yung sabon masumuka. Ay, abistado ka na. Wala na maniniwala sa'yo, lastig ka. Kasi para ka lang si Rostong Padillo noong 90s. Siga ka lang on gab, pero deep inside pa din ka. At nasa ka na sinindak yung kagrupo mo? Wala! Tapos gangsta tingin mo sa sarili mo? Parang salitang tight, fight, sight. Na nahimik ang gin na to! Kaya paano ka magiging matikas kung sa away sobrang bilis mong lumikas? Kaya kahit gabin mo... Okay, tight, fight, sight. Na naimik tong gin na to. So, medyo na slow ako doon kasi iniisip ko kung ulitin natin na. Salitang tight, fight, sight, na nahimik ang gin na to. Okay, so na slow ako doon kasi sabi ko, iniisip ko kung ano yung G. Ano yung G? Wala naman G doon. So sa spelling pala yon. So pag inispell mo yung mga words na sinabi ni Apox, sight fight. Ano ba yung sinabi niya? Fight. So, basta, yun. May G dun, diba? Naka-silent G pala yun. So, yun yung punchline. Nanahimik tong G na to. So, yun lang. Na-slow lang ako. Pero, nuggets ko naman. Kaya, paano ka... Fight. Sight. Nanahimik ang G na to. Kaya, paano ka magiging matikas kung sa away sobrang bilis mong lumikas? Kaya, kahit gabin mong lotion yung Viagra sa katawan mo, tangina mo, hindi ka tigas. Ngunit laban natin ng Tectonics. Di ba bad trip ka sa mga orado?
Nag-one-line verse ka nung OT, pero wala namang punchline, gago! Nag-workout ka na, di ba? Habang inanons ang aking pagkapanalo, tangina mo! Ang tunay na lalaki may bayag at marunong tumanggap ng pagkatalo! Ngayon alam na lang lahat! Anong klase lalaki itong mga gagawin to? Hindi lang kayo support sa pagra-rap! Support din ang buhay niyo! Kaya sagot sa tanong na mababawi pa kaya pagkalalaki nito si Harlem at Juan! Ano ang sinapak namin yung mukha mong puno ng craters? That says suntok sa buwan! Time! Okay, nakabawi sila sa round 2. Malinis yung performance na itawid nila yung mensahe na gusto nilang ihatid. Ano pa? Punchlines. Kaso medyo kulang. May punchlines, may punchlines, may mga quotable lines naman, pero para sa akin kulang. Kulang 'yon kasi nagkaroon na tayo ng basis sa kabilang side na malakas yung One Lazy at Harlem doon sa round 1. So, in-expect ko na kailangan, 'di ba? Mindset dapat is kailangan mas maging malakas yung round mo kumpara doon sa last round na kalaban mo. Diba? So, ayun yung naging, ano ko, yun yung mindset ko, or ganun yung naging, ganun yung basihan ko, basis ko. So, yung round 1 and 2 nila APOC, maganda naman, maayos naman, pero kulang. No? Sabi ko nga, sa round 1, may dapa at hindi na naahon yun ng naging performance nila Dicta at APOC. Sa round 2 naman, malinis naman yung performance, yung returns nila, na spit naman nila, na deliver naman nila, yung performance nila, yung chemistry nila, yung teamwork nila, okay na okay yun. Nagustuhan ko yun, yung mga salita nila, yung transitions nila, pero sa punchline counts, medyo nakukulangan ako dun. Tapos kung napansin nyo, yung crowd medyo hindi rin masyado nagre-react sa mga linya nila, kasi para sa akin, yung mga in-spit nilang lines dito is hindi ganun ka susolid . So yun lang, pakinggan muna natin yung One Lazy at Harlem dito. Di ka makakaligtas kahit humanap ka pa ng... Doon sa akin yung kinakailangan. Ano? Kaya huwag mo antay pasukuhin ko kayo, mag-volunteer ka na dapat. Dahil walang makunat na apocalypse tank pag kinabaw na spear na sa dagat. Kaya yung epensa at depensa nila, papel, papasukin namin ng diretso. Isa lang dahilan pag sa gerang to, nabasag ang kampo nyo kasi bobo nag-arkitekto. Kasi mababang klase ang ginamit na material, eskawangis lang inyong atake, kaya ang pundasyon ng kampo, tsak wasakyan. Dahil ang arkitektong kasabwat ng inyerong nagpanggapay isa lamang ahente ng sasakyan. Oo, mapatotoo ang buhay na trabaho kayo, impostor na mausin sa kampo, mga tarantado. Hindi nyo maluloko, mga tao dito sa mahal kong kulturang hip-hop. Huwag dito sa bayabasan ko sa flip-top. Dahil mapameron na walang mic, ang magkakosang may tunay na galit na street. Imbis dos por dos, magpapapanuig kayo ng steel bat. Bakit kayo mahilig mandamay ng magulang? Saklangan laban, tangina! O sige, battle tayo, ako mag-isa! Kayong tatlo ng nanay at tatay mo! Habang nananghalihan kayo sa loob mismo ng bahay nyo, ano? Tangina! Alam mo na mga magulang nyo, mga pinagsasasabi nyo sa kabila ng pagpapalaki nila sa inyo, hindi na kayo nahiya! Mr. and Mrs. Garcia, Mr. and Mrs. De La Fuente, ito po ba resulta na... Galing ni dito? Ayun, nagugulat ako sa performance na pinapakita ni ni Harlem. Ang galing. Nagagalingan ako sa kung paano siya mag-deliver ng lines. Yung Harlem dito na napapanood ko sa 2x2 right now is ibang-iba dun sa napapanood kong Harlem ngayon sa na 2023 Harlem or 2022 Harlem. Sobrang galing ni Harlem dito, men. Props. Siya, Mr. and Mrs. De La Fuente, ito po ba resulta ng pagpapalaking sa kanila? Kaya isa lang
alam sa lahat ng mga may ayaw at nanggigigil sa inyo. Gawan nyo ng paraan para mapanood ng mga kamag-anak nila itong battle na to sa YouTube na matapos yung mga putang ina mga kabiyam nyo. Kaya putang ina mo rin, hindi puta nanay ko, wag mo akong murahin. Hindi ikaw, hindi rap, kundi rapper ang nagpapalamon sa akin. Diba Dicta, taga-Pasig ka din? Taso talong giska, wala kang tira, kaya kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Baka nakakalimot ka mula sa amin, ilang metro lang ang layo mo, pare ko. Real talk, eh kung pasukin ko yung siyad grande mo at kantutin ko sa garahe yung nanay at ate mo. Puputukan ko sa loob ng damo na malaasido hanggang sa maimbalido. At habang tulog ka, papasa akin sa sabwet ng lati kong puno ng bubog at magkahugot ko sa bog ang bahay tayo mo! Brian Garcia! Sinta may ng asawa? Di ba, engaged ka kay Yuzel? Ano apelido? Iyang apelido? Kaya pag nagpakasal kayo, pagdadasal ko na pagtagkaanak kayo, sana mong kuloy na salihin nyo! Uy, salbahay oh! Doon tayo na may tsura naman yung girlfriend niya kaya hindi sila bagay. Kaso pinagtataka ko, eh bakit gusto nyo tirahin mga nanay? kaya yung pagka-hardcore nyo basag dahil kayo ay peke parang artist ng wrestling. Bumaba pang usapan, freestyle ko pang MMA, vitens ko pang arnis at fencing. Kaya ikaw mag-practice ka pa ng konti, ikaw mag-practice ka pa ng nursing. Dahil kung tingin nyo, matigas na bars nyo, tol, balian sa schizo. Bars namin ang predictable at on lock, parang Brazilian jiu-jitsu. Putang ina. At dito hihintayin na ikaw ay mag-tap. Ang hihintayin ko buto may snap. Ang ibig kong sabihin ay simple apo. Hindi sa paao kamay dahil napipilipitin ko ay spinal column mo hanggang sa mag-crack. Real naked choke! Lakas. Lakas, tang ina. Grabe. Nagulat ako kasi ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko mag-review ng isang buong bracket ng sabay-sabay. Ito, sabihin ko na. Kasi mas nakikita ko yung improvement ng mga nag-advance, no? Kung paano nila ibabattle ulit yung kung paano sila bumattle ulit gaya or malagpasan yung naging performance nila sa last round. Ayun, nagulat ako sa Harlem at One Lazy dito kasi yung napanood ko sa battle nila Nico at Kamandag, medyo hindi pa sila tumutodo dun eh. No, parang pili pa yung mga angulo na ginagamit nila doon. Pero ngayon, nagulat ako kasi sobrang laki ng improvement from there sa round 1 ng tournament na to hanggang dito sa round 2 ng tournament na to. So ang kakaiba ang lakas, kakaibang approach, yung performance nila, yung chemistry nila mas naging one, 'di ba? Naging team talaga sila dito. Yung mga basta lahat, ang ganda ng pinapakita nila One Lazy at Harlem dito. No bluff, no doubt. Tangina na. Ang lakas ng last ng One Lazy, especially si Harlem. Nakikitaan ko si Harlem dito ng kakaibang Harlem, yung malakas yung Harlem dito sa tournament na to. Nagugusto ko kung paano siya mag-spit ng lines, kung paano niya i-deliver yung mga retens niya. Sobrang angas. Tapos pinaka nagustuhan ko ng linya dito yung rear naked choke na hindi buto sa paa, sa kamay, yung babalihin kundi spinal cord. So ang ganda nung linya na yun para sa akin. Ayun, para sa akin ang ganda ng energy nila, yung aggressive nila, yung especially teamwork ng schizo. So para sa akin consistent, 10 puntos ang ibibigay ko sa dito sa schizo. Epoch Dicta, although sabi ko nga nakabawi sila, pero para sa akin performance nila sa round 1 at yung round 2, same level, hindi naging consistent naman sila. Mas malinis nga lang tong round 2, pero hindi yun enough para iangat ko yung round 2 sa 9 points, no? I-stay ko sila sa 8 puntos kasi medyo nag-aantay talaga ako ng malakas na bara against schizo.
Diba? Pero medyo ano pa tayo dun, hilaw pa, no? Medyo hilaw pa yung ano na yun. Yung naging ano, naging returns nila against dun sa kalaban nila. So, yun, 10-8 pa rin. So, dalawang 10-8 na to. So, 20-16 in favor of One Lazy at Harlem. Round 3 tayo. Tignan natin kung makakabawi ang Epoc Dicta. Gusto yung personalan? Sige! Para malupit! Kikidnapin ko yung baby mo sabay sisibakin ko sa puwet! Gago! Tapos yung gusto yung dami ng pamilya, kapatid mo, si Hala, pangit! Mukha sa tumandang siyang anak! Pag tinrawin ko yung mukha niya, ang kakalabasan, abstract! Nuling battle royale sa sunugan, nilang pasok ni Righteous walang gusto! Kaya paano ka magiging arsonista kung di mo kaya sumunog na ilumpo? Kayayaan nun, mantaman! Kaya dapat sa rap game, ikaw ay mag-back out! Kasi supot ka lang! Kahit putulan mo ng kamay mga tao dito, di sila sa'yo magiging hands down! Ooh. Unfinished business! Talo! Tatlong battle royale! Talo! Tuhunto sa sibling rivalry! Talo! Ako, unang sama ko sunugan! Talo! Panalo! Technically, ako ang masastig! Kaya para ka lang yung mga kupan na fans na pinanianigmas of left up cause you're out of my league! Direk nyo ang barangay Tipay dati kahit hindi naman kayong membro! Kasi nungalingan nyo ay overflowing! Kaya dapat nag-fire arts na lang kayo! You've gone from watching drum solos on your phone? Okay. Tayin natin. Mamaya na tayo magko-comment. Tayin natin to. Kasi sobrang galing yung mga growing! Hanggang pagiging lang kayo! Kasi nungalingan nyo ay overflowing! Kaya dapat nag-fire arts na lang kayo! Kasi sobrang galing yung mga growing! Hanggang pagiging groupie nilang nila ang mga anak ng putan to! Kasi may greyhounds na ang barangay Tibay, di na kailangan ng mga tutan tulad nyo! Kaya nga dikit kayo sa konektado, di ba? Para hindi kayo mawala sa limelight! Mga rapper nga kayo! Kasi ang higpit ng kapit nyo kay Mike! Umaasa lang kayo sa galaw ng ibang tao para karir nyo ay laging bright! Kaya tamang-tama ang pangalan ng grupo niya ay Flea! Kasi ang lakas nung mamarasay! At lagi mo binobroad ka sa battle! Droga! Yan ang laging lumalabas sa buwang amo! Gusto mo ng droga? Dudukutin ko ba ito ni franchise sabay papahit-hit ko sa'yo! So tigas ka na kasi nagda-drugs ka? Tumatalino ka alam mong wala yung logic at malamang tayo hinihit-hit mo cause all you do is talk shit! Kasi kami, hindi namin kailangan ng droga para sumulat ng lyrics na umiiwa! Pag dinahammer ko yung mukha mo, tsaka lang magiging durugista kasi ang tunay na manulalat, kahit walang damo, kaya sumulat na matindi. Kaya parang alam Bosporo, nagkakasibilan tong palitan na to kapag siya'y nakasindi. At battle lang kayo ng battle! Kasi sa music, wala na kayong pag-asa! Hindi kayo tunay na musikero! Gusto nyo lang bumenta sa masa! So sikat na kayo, di ba? Mga bigwin may ningning, everybody knows who you are! Pero mag-wish na kayo! Kasi pag naglabas ako ng 45, you'll see me shooting stars! Kaya hanggang pagbabattle na lang kayo, yun na lang ang pwede nyong gawin! Parang planetang Saturn! Paikutin nyo na lang yung mundo nyo sa loob ng ring! Kasi sa music, kulang ba kayo sa experience? In short, support! Kaya tamang-tama lang kayo na... Para lang puta. Kayo puta! Meron na namang dapasis Apoc dito, men. Pulgantaan! Akibo nga yan pero hindi na yan puputok! At sa totoo lang, si Luni at Abra ang mga kalaban namin hinihintay! So aanhin namin at least na to if we have a bigger fish to fry! Kaya tapos na ang panahon nyo! Para lang disco era! Tawagin nyo kami straight jacket! Kasi wala palag sa amin ng schizophrenia! Yun! Breaks of the game. No? Breaks of the game. Performance.
performance ni Apok. Sayang kasi yung performance ni Dicta okay naman. Okay naman yung performance ni Dicta na itatawid naman niya yung mga verses niya, yung sulat niya. Pero si Apok medyo nawawala. Tapos sa round 3, especially sa round 3, may dapa na naman si Apok doon at hindi siya agad na salo ni Dicta, kaya nagmukhang ano talaga, nagmukhang bumaba talaga yung ano enerhiya, yung power. Sa mga punchlines naman na binato nila, pasensya na hindi ako nagpo-post doon sa mga punchline kasi feeling ko hindi kasi tumatama. So I think agree din naman kayo or pati yung crowd naman mismo nung live na to nung 10 years ago, hindi rin masyado nagre-react, no? So feeling ko pati sila hindi nila naramdaman kung pasok ba yun or tumama ba yun kila One Lazy at Harlem. So para sa akin ano, maganda sana yung round 3 eh. Kaso nung nadulas si Apok, hindi siya nasalba ni ano ni Dicta sa pagkakataon na to. So yun lang, punchlines, medyo dehado tayo sa punchlines kung bibilangin natin. Sa performance, okay naman, kaso nga lang may konting dapa din. So yun lang, yun lang masasabi ko. Wala akong makakote na lines kasi to be honest, hindi ko masyadong natripan or hindi ako masyadong nagandaan sa mga punchlines na ginawa nila. Hindi kasi talaga umaabot kila One Lazy at Harlem. Yun, real talk lang guys. Sabi ko nga sa inyo, honest review lang tayo dito. So, feeling ko hindi talaga umaabot yung mga suntok na yun sa Schizo. So, unlike kila Schizo na kada punchline, kahit yung jokes eh. Diba? Pumapunchline kahit yung jokes eh. Tumatama. So, yun yung pinagkaiba. So, yun. Pakinggan natin round 3 ng Schizo. Time! Kulang tatlong minuto! One Lazy Harlem. Tangkin mo! Hindi mo mababastos ang anak ko, ako'y mag-aasal delikwente. Ulo mo, babubutukan ko rin ang ilang beses ng aking kwete. At bago mo magawa yung pinagangbang ko na sa mga tropa kong geto si Mrs. De La Fuente, puta pete! Hardcore! Kaya? Ulol! Fuck you! Mga piling demonyo, wala naman kayo talaga mga sungay. Pupusta ako! Lahat ang pinagsisigaw ng World Online is sa! Wala kayong kayang gawin sa totoong buhay. Kaya makinig kayo, ito real talk, ito tunay. Taba mo dati, di ba? Payats mo na! Iwasan mo yan! Maganda ba ang bigayan? Tangina pa nga lang magka-rockstar na pangalan, yan ang napili mong daanan. Siya bumagdamagan? Mula nursing, naging arkitekto ng foilat lighter na di-adjust. Feeling mo, kakabato mo, ikaw na ang pinakamatigas na rapper sa Pinas. Ano? Ilang gamo inubos mo para maganda sa battle na to, ha? Yung tipong gabutil o gabubo? Ha? At ilang araw ka na ding watu wachi, walang chibog, walang tulog. Positibo! Kampo terroripo o kampong tagaubos ng pambayot ng embotido? Kaya pala yung mga verse nyo, gigil! Yung mga makikinig, walang mapapala. Bakit? Ano tip nila? Ayun, dilat mata, tigas panga, gawa kanta. Galing. Galing. I said your mama should have slept with me instead of my dad. That way, her son wouldn't look this bad. Ano? Pamilyar ba? Tangina ka, style fighter ka. Yabang muna, nanalo lang kayo sa taga-Calabar zone. Yabang muna po. Domestic MCs, ginamita mo ng international style. Ang bobo nyo na talaga kung di pa kayo nanalo. At kung ginagaya, sinasabi mo ginagaya ko si Looney, tangina ka, style fighter ka, gago! Huwag mo akong nitiyan, hindi tayo konektado! At huwag na tayo masyado magpakalayo! Alam niyo ba tong si Dicta hindi lang sa rap? Pati sa sports, walang kupas ang pagkabano! Babo! Di ka nagagaling sa basketball kahit hanggang bukas ka pa maglaro! Babo! Kung yung mga taga-gapo, ang bagay na intro, kunin mo na lahat sa akin ng sayo! Kayo ba na nakaupo? Kaya bonus ka lang ng bangko! Sa liga ng basketball, kasali si Dicta! Ah, alam na! Leche!
Kasi nga, kailan pinapasok si Dicta? Paglamang na. Nang 20? Takinakayabang mo, tatapat mo sa akin yung labo mo, kalabit penge. Pwes, tawagin mo kami maligno. Mala Chris Paul at Chris Bosh pagdating sa streetball ang mga skitso. Diktang ina ka sa team mo na dirt bro, balibagtay ka maglaro kasi puro ka pabibo. Handa to ring ang Brian ang pangalan mo kaso ang bobo mo sa free throw. Na ka, alam mo hindi ko alam na may lamang ka kanina bago ka bumatil. Sinama mo pa si Apok. Alam mo ba? Tapos naka-complete uniform pa, hindi naman pinasok. Asar. Kaya, bastusan kung bastusan. Kung kayong heavenly host, pwes ito ay blasphemy. Pagpatay ng dalawang MC ng sabay ang aming mastery, nakalagay sa commoner certificate nyo ay cause of death, pantamad at Harlem T. Kaya kung lumuling natin laban, nakabangon ka sa pagkakabaon. Ngayon pa akong deck 4 at 5 kandado ang gagamitin ko sa iyong mataol. Kaya magdasal na kayo kay Batas. Dahil ibabalik ko na kayo sa kinikilala niyong Panginoon! Kaya makinigayin lahat kung sa tingin niyo schizophrenia ay isang kabaliwan at mental disease! Please! Pagkatapos namin sa kampong, schizophrenia magiging mental disease! Kaya bago matapos, tanginan yung dalawa, hindi kayo mananalo sa rap, itsura, basketball, dama o Tetris! Gago! Kaya manong Mangsang, pakilalayan na itong dalawang bayag na ito pababa at Enigma, next please! Galing! Galing, galing. Laptop is pampeles, magigayo! Galing, galing, gago. Real talk, magalingan ako doon. Ito yung, ito na ata yung pinaka na-enjoy kong ano na battle so far. So, ito yung pang-sham natin na review sa tournament na to at ito yung pinaka na-enjoy ko na battle talaga eh. Kasi yung sa first round, medyo, alam mo yun, nagpapainit pa lang yung mga duo o yung team. Pero this time, bakbakan na talaga. So, na-enjoy ko yung battle. Ayun na, to be honest yun, to be honest. Real talk yun, na-enjoy ko yung battle, yung palitan ng mga bara. Yung performance ng both teams. Kaso nga lang, nagkaroon ng edge talaga sila, One Lazy at Harlem sa elemento ng mga bara, sa jokes, especially sa performance, sa pagiging technical, sa transitions, chemistry, teamwork. So, nakuha talaga nila One Lazy yun. So, malinaw. Para sa akin, malinaw na yung boto ko ibibigay ko sa One Lazy at Harlem. So, bigyan ko pa rin ng 10 puntos yon. Sobrang lakas, sobrang hirap nun tibagin. Ang ganda nung pinakita nalang performance sa round 3. Sa kabilang side naman, andun yung malakas na sana. Pero nagkaroon ng dapa na naman si Apok doon. So, sayang lang. Nawala na naman sila sa momento. Pero, okay, mag-alala, ibibigyan ko pa rin ng 8 puntos yung round 3 nila, Apok at Dicta. Kahit nasabi natin nadapa si Apok doon at hindi na masyadong nasalba ni Dicta yung rounds nila. Pero para sa akin, props pa rin sa ginawa nila. May mga jokes naman na tumama pero hindi yun enough para iangat ko ng puntos yun. No? So yun, 10-8 pa rin to. Ibibigay ko pa rin ng 10-8 to in favor One Lazy at Harlem. So 30-24. Ayun, malinaw, malinaw, malinaw na malinaw yun. Kung ako yung tatanungin nyo, One Lazy at Harlem talaga yun. Ang dami, ang daming aspects na nilamang nila One Lazy at Harlem sa battle na to. So, nasabi ko na yun isa-isa. So, sana nagustuhan nyo or sana nagets nyo yung breakdown ko na to, yung detailed na. So, kung napansin nyo, hindi ako masyadong nagpo-pause sa kalagitnaan ng rounds nila. Kasi, sayang eh. Ang ganda, ang sarap na sa tenga, ang ganda na pakinggan. Pero, yun, nawawala-wala sila eh. Kaya, hindi ko na rin masyadong pinopost kasi gusto ko ma-appreciate or gusto ko ma-absorb yung mga bara. Pero huwag kayo mag-alala, in-explain ko naman sa inyo na maayos. So, yun, na-enjoy ko yung battle, na-enjoy ko yung panonood dito sa first na review natin sa second round ng tournament. So, yun, One Lazy at Harlem, all three rounds. Flip top, dos per dos, zoning, nandito pa rin sa... Score prediction, dominating para kay One Lazy at Harlem.
site. Ang boto 5-0. Ayun. Panalo. Ayun. 5-0, 'di ba? So, ayun. Judges tayo. Schizophrenia. Sino to? Si Icarus? Si Icarus ba to? So... Maroon na maraming bars na nakabawi pa rin. Pero yung ano, yung round 1 ng skits, yung na-outrap sa... Ano, na-outrap ng skits yung kapag ako. Kaya yung round 1 binigay ko sa skits. Round 2, ano, yun, nakabawi yung... Nakabawi yung cap ko. Maganda yung mga... Para sa akin, yun na yung skits sa round 2. Then, round 3, kita nyo naman, ano, mas maganda yung chemistry ng skits. So, na-outrap yung sarang siya. So, round 1, sa round 2, round 4, round 3, skits. Sa May 12, okay. Pero, Flick G. Flick G, pakinggan natin. Yung second round nila malapit talaga. Hindi malatawaran yung galing nila. Malapit din yung sobrang lapit ng reference nila ng schizophrenia. Strip-based talaga. Totoo. So yun, nakuha ni Flick G yung gusto kong sabihin kanina. Straight yung ano, straight talaga yung mga punto at mga suntok nila, ano nila, One Lazy at Harlem. Mga references nila, ang ganda rin. Hindi na nag-explain? Hindi na nag-explain si Balakid? Okay. For people's future, first round, give it to a schizo. Medyo na slip of CEA mo. Second round, medyo ice lang. Medyo parang patay para sa akin. Third round, ganun na naman. Yung round 2 nila parang tinablan nila, no, pero para sa akin malayo pa rin yun, eh, 'di ba? Eh ilan naman nakita ko. So nawala na naman si Abraham. And schizo was just smooth, man. Ready sila sa that. Kaya I give it to schizo. And by the way, we got an album out. 200 pesos, hit us up, People's Future, Flip Top, number 1. All the way. Sa tipikong bataan yung pakimangan. Ibigay ko yung botong sa Skinso. Kasi round 1, tie sila. Bakit? Kasi... tie? Binabita ni ng Skinso yung kampo ng multi at saka mga jokes. Pagkatapos sa kampo, mga concrete metaphors at saka mga real talk. Sa akin yun, eh. Kaya lang, mas mabigat para sa akin yung hapo, kaya lang medyo nag-joke si hapo, kaya tayo para sa akin. Round 2, bastusan sila, eh. Kaya ayun, tayo para sa akin. Round 3, ang lakas ng schizo, kaya schizo ko binigay. Okay, so ayun, napansin ko karamihan sa mga judges binigay yung round 2 ng tabla, no, or binigay kila, o feel ko karamihan tabla. So, yun lang. Pero si Flick G all 3 rounds, no? Si Balakid, di ko alam, eh. Alam nga sa Jain Panato yung sinabi niya. Diba? Na website. Pero, tagal na neto, eh. Pero, ayun.
so far yung kay Flick G yung kaparehas natin ng all 3 rounds. Medyo hindi lang siya masyado nag-explain kung bakit, pero ako nag-explain naman ako kung bakit all 3 rounds yung binigay ko sa One Lazy at Harlem. So, yun. So far okay naman. Good to go. Meron nakapag-start na tayo sa round 2 ng tournament na to at happy ako kasi na-enjoy ko talaga yung battle, no. So parang gusto ko na lang talagang panoorin eh, hindi na i-judge, no, pero astig na nagustuhan ko yun. Sana sa next na battle na mapapanood natin yung Sayad Aklas at Papel Melcrys, ma-enjoy din natin. So looking forward na may enjoy natin yung battle na yun. So yun lang mga kumag, see you sa next na review, Aklas, Sayad, Melcrys, Papel sa next day or pag-uwi ko na lang bukas siguro, try natin makapag review nun. So yun lang, kita-kits tayo dun mga kumag, peace out.